dahil maulan, hindi makapagtrabaho si cute lola sa kanyang garden. Kaya, ayan, may ginagawa siya dito sa kanya namang, ano, hindi na siya ngayon, ano, farmer, kundi, ano tawag niyan? Ayan, ayan sila, hindi sila kalakihan ngayon. Gawa siguro, ha? May mga bunga na siya. Oh, malapit ang makaharvest si cute lola ng kanyang mais. Ay guys, silipin ko lang yung bagong blessing namin kagabi. So, nakatulog si Buyog. Ako rin. Pati nakatulog kami mga past one na kasi binabantayan yung babot kagabi. Kaya kailangan siyang bantayan at kailangan pagtalabas, pupunasan ka agad para hindi mamatay yung diik. Kaya kailangan antayin hanggang sa matapos siyang makapanganak. Ayan, meron kaming blessing na siyam na piglets. Kaya lang mo ulan. Ito yung naantay na lang namin maglandi. Ngayong buwan na to, tapos pwede na siyang pakastahan. So, ayan. Ayan sila. Hindi sila kalakihan ngayon. Gawa siguro nung ano. Hala ka, nagtai siya. Bakit kaya? Sa gatas? Ito lang siya lang mag-isa. Nagtai? Bakit kaya nagtai ito? Yung malaki pa naman. Wala kasing tigil sa kakadede yan. Gawa siguro nung ano. Yung nanay niya. Yung nanay kasi matanda na to. Ilang beses na to ng anak. Pagka ano na yung nanay. Pagka ilang beses na mga anak. Habang tumatanda sila, lumiliit din yung mga biik na naipoproduce nila. Kaya, ganyan sila kaliliit. Pero, di bali, ano din yan, lalaki din pagka napakain na. So, siyam na piraso yung buhay, dalawa yung patay. Yung lumabas kasi, itim na. Parang natunaw na siya. Kaya, sana ano, parang nanginginig-ginig sila, salamig din siguro. Tapos yung isa, hindi naman alam bakit nagtai. Ano lang naman siya, dede lang naman siya. Sa lahat nila, siya lang din naman yung nagtai. At kaya yan, nagtai be? Asa may opening ano eh? Pasok na ako doon. Sila. Itong isa 5 months pa lang to, kaya ilang months pa ang antayin, 3 months pa ang antayin bago siya mapakastahan. Ito pwede na. At ayun guys, dahil maulan, hindi makapagtrabaho si cute lola sa kanya garden. Kaya ayan, may ginagawa siya dito sa kanya namang ano. Hindi na siya ngayon ano, farmer, kundi ano tawag niyan, albularyo. Eto, nagli-label si cute lola ng kanyang mga gamot. So, ayan, tarungin natin si cute lola. Ay, madilim. Wait a minute, kaping mainit. Asan yung aking... Ayan, eto, mga lana-lana ni cute lola. Mahiling si cute lola sa mga ganyan. Mga herbal. Pero ito muna, eto, mga gamot, mga kahoy ito eh. Mga kahoy-kahoy. Asan na yun si cute lola? Cute lola, albularyo. At nilagyan to ng kulapo. Oh my god. Iniinom siya, iniinom. Ito naman ang nilagay ni Mama dito, wine, yung Maria Clara, no? Kasi 'yun lang ang mura. Mas maganda sana kung yung mahal, kaso lang mahal kasi ang wine, kaya Maria Clara lang yung afford. Eto, pag minum siya nito, pa ano lang, baso-baso na maliit. Pero sabi ni Bianggulay, kasi si Bianggulay may sakit at iniinom niya to, effective daw, guminhawa ang kanyang ano, pakiramdam. Matagal lang may ano, mahigit sang buwan na si Bianggulay, no, na ano, may dinadalang sakit. Eto, mga pang ano, pang pag nasugat, pag na aso. Oh, mga ano ba to? Handilibon. Ano ba ang handilibon? Mga ano lang naman to, yung mga gamot na kadalasan din na ginagamit na yung, pero nilalagyan niya ng mga oil.
Eto, haplas. Handilibon. Haplas, handilibon. Eto, sarabis daw. Ewan ko kung anong mga ugat yan. Anong mga kahoy-kahoy yan. Tapos, ito, panuhot. Ano ba yung Tagalog sa panuhot? Lamig. Sa mga lamig. Tapos, ito, luya. At nilagyan to ng Effecasent. Hindi puno ang mga bote. Kasi, ang mahal ng Effecasent. Ito, at saka, kagaya dyan sa may plastikan, sa may junk shop. Pag may mga na ano sila dyan, nasugat or di kaya sinisikmura, napupunta sila dito kasi nangihingi ng gamot ni Cute Lola. Ito, luya ang nasa loob, tapos nalagyan na ng Effecasent. Tapos ito, para sa tetanus din daw. Ay, mayroon na siya dito, di ba? Ewan ko kung anong gamot yun, anong dahon yun. Basta may kinukuha siya mga dahon, ginagawa ni Cute Lola dyan. Minibilad niya muna sa araw, tapos sa kanya nilalagyan ng ganyan. Tapos ito, ano to? Arthritis! Arthritis! Ayoma! Ito, asan? Ito, ano to? Kamunggay. Malunggay ito. Gamot din pala ang malunggay sa ano? Ano bang? Sa bagay, ang malunggay, ang daming, ano yan? Ang daming vitamins ang malunggay. Ang daming nagagamot daw sa malunggay. So, ito, ano to? Mga gamot ng ano? Ay, hindi to gamot. Sanga-sanga siguro to ng malunggay. Gamot sa kamunggay. Gamot sa kamunggay. Dili, ipakamunggay. Ayan ang mga, ano ni Cute Lola. Mga gamot. Pero etong lahat, ano lang to, first aid. Pagka maano na talaga yung nararamdaman niya, eh, oy, naulana na si, sana, ya! Si Nanay Sue Weird. Kararating lang, galing sila sa Mahayag. Pagka yung, halimbawa, sinisigmura ka, yan, may mga gamot-gamot siya dyan. Pero pagka hindi na kayang lagyan ng ganyan, mga gamot na ganyan, syempre, napupunta naman na sa doktor. Hoy, shout out, Nonoy! Ito na si Cute Lola. Ito, maano itong gamot na to? Ang dilibon. Ito, malunggay ba? Asan to? Ano to? Ugat or kahoy? Gamot. Gamot, ah, ugat. Ugat pala yan sa malunggay. Inaano ni Cute Lola. So, kaya ang daming customer ni Cute Lola. Ay mo nga tipara, dali sa bangko. Iba na talaga pag 60 na. Wala akong bag. Sasusulod mo na may bag dito. Ano yung mga, ano, pero hindi naman nagpapabayad. Ano lang, pag mayroong may mga sakit-sakit yan sa paligid na ano, nangihingi lang sila ng gamot ni mama. Kasi alam nila si Cute Lola, maraming nakaredy. Kaya, ang madalas na hinihingi dito, itong gamot sa tetanus. At saka yung gamot sa sikmura. Pero ito daw talaga effective. Diba dati may ginseng ka? Wala na? Ay. Oh, kani ay ginseng? Laya man itong ginseng. Kasi man itong parang ugat talaga siya na kuwan. Oh, kani, gichap-chap na ni mo. Ganun pala, no? Eh, sabi ko kay Cute Lola, mag-label ka sa mga gamot mo kasi ang dami. Pagka sabi niya, kunin mo nga yung haplas ko dun. Tapos hindi ko alam kung alin dun kasi ang dami. Baka mamaya, meron ka pang ano dito, ah, yung lana sa sawa. Asa naman to? Nano? May lana din siya sa sawa. Para ang lana daw sa sawa is ginagamit yan. Lalo na yung ano, yung parang may mga anak, ha? Cotton buds. Cotton bud? Oo, cotton bud sa'yo, play, Ana. Cotton bud ako? Oo. Okay? Ha? Okay, thank you. Ha? Ha? Okay? Okay. Update, sige. Ano, imno na naging kay Royal. Carlo Rose. Ano man ang mga nadaghan man? Butangan ni mo? Ni mo. Hala.
Ha? O, nag-ilis? Basa man siya? Nalilimtan? Ma, cellphone ako, ma. Ah, ito pala yung ugat ay may ano, lana sa halas. O, ni, walang label. Pag nakahuli sila ng sawa. Yung sawa lang naman, lana ng sawa. Sulod, sige, sige. Sulod. Kailis, mama ni Musang sulod. Ito na, ma. Gamot na, haplas. Haplas? Oo. Ito na. Haplas. Haplas? Ito na. Haplas gihapon. Ha? Haplas gihapon. Ito na. Haplas lagi. Ito na. Haplas lagi. Okay? Asa man mao? Meron pa pala additional. Ano yung isa na sakok? Ako ba na are? Di ba dapat takabote, hindi naka-plastic? Hindi na mapuno-puno, walang kalorosi. Umana yung mong kalorosi, ma, wala na? Wala ka ba? Huwag ka na, lana na sa sawa. Oh, lana sa sawa. Royal, ha? Yung ginagamit nga yan ng mga anak, pero iniisip ko rin, ano bang connection pag nanganak ka? Para daw madali lumabas yung bata. Pero ewan ko kung may effect din yan talaga or ano. Yan daw, ang dami. Mga gamot ni Cute Lola. Hala, muntik na mahayang si King. Ito pa. Oh, ito pa. Ang sama na, Amar Gapon? Tanduay. Tanduay. Tanduay with ang laman. Maria Clara. Ah, Maria Clara. Di ba ako Carlo Rossi, Maria Clara pala. Ano na, ma? Gamot lagi. Ito, so, ang panyawan. Panyawan. Alam niyo yung panyawan, yung mapait na mapait. Sa mga Bisaya, alam niyo yung panyawan. Ano yan? Mapait yun. Mapabuhay sa Tagalog. Ito namang ibang mga gamot na to. Ano din yan eh. Yung mayroon talagang, pinaprocess talaga yan ng ano. Yung mga, ang tawag niyan? Huwag kang iinom niya kung buntis ka. Kay, ay o, pag mapait daw, bawal daw mapait sa buntis. Alright, so ayan na. Ang mga herbal ni Cute Lola. Ayan guys, totoo naman siguro yung iba dyan. Kasi ayan si Cute Lola, oh, malusog, maliksi pa rin kahit si Tenta mahigit na. Yan lang ang lagi niyang ginagamit ng mga gamot. Pang ano ba? Mga herbal lang, herbal kadalasan. Kung sa bagay, noong unang panahon, mawalang mga medisina na ano, no? Ay, ano, na marami. Hindi, yung ano ba, yung nasa butika mabibili. Nung mga panahon ni Lulu. Kadalasan, ito lang, mga ano lang, herbal lang yung ginagamit nyo. Pagka may sakit. Lalo, at walang pambiling gamot. Ayan guys, nandito na kami sa lote. Sumaglit muna kami dito habang tumigil yung ulan. Walang tigil halos ang ulan mula pa kahapon kasi may bagyo. At kasi baka magbiyakan itong mga saging. Kaya sayang, puputuli na muna ni Buyog. Tapos iwanan lang muna namin dito sa kubo. Saktong-sakto no isang araw, napunta dito si Buyog. Nagsunog siya dito sa road right. Nalis din yung ibang mga damo-damo dyan. Para at least hindi na siya sagabal pag naglalakad at malinis na rin naman. Ayan, yung dito na lang banda. Tapos, nagdala kami ng pala para makanalan ng konti dito. Para yung tubig hindi papasok dito sa ilalim kasi mapasok dito sa looban yung, ano, yung tubig. Hindi pa na lagyan ng semento. Ano na yung rurupok yung kahoy. Tapos, itong dito, yan, itatransplant namin to pagka, sa ano daw, sa full moon, sabi ni mama. Dito naman, ayan, malinis na rin yung dito sa ano, sa kabilang gilid. Itong dito na lang sa road right, ano na lang yan, hahayaan lang siyang ganyan para hindi mag, ano, maputik. Pero itong banda dito medyo makapal, sisilaban. Kaso lang, walang ano, walang tigil ang ulan, gawa ng bagyo, kaya saka na lang. Ayan yung kalamansi. Hala, may kumain na naman ang dahon ito, be. Kayo, oh, nawala yung mga dahon. Ayan, oh, yung kalamansi, pwede na.
Maatake talaga sila. Wala yung mga dahon eh. Kinain na naman niya ng ano, yung ano tawag nun? Yung nangangain ng dahon. Ayan, pati dito kay Ma'am Jo. Nilaban din ni Buyog nung isang araw. Ah, mabilis lang dito na sunog, Bino. Eto, sa amin pa tong area, pero hindi pa natapos kasi na ano sa oras. At yung mais, marami ng bulaklak. Ay, marami ng puso. Puso. May marami na siyang ano, mais. Marami na siyang mais. Ano pala to? Sweet corn, sabi ni Cute Lola. May mga bunga na siya. Oh, malapit nang maka-harvest ni Cute Lola ng kanyang mais. Hindi na kailangan linisan yung ilalim kasi yung mga damo konti lang naman. Tsaka hindi siya ganun ka ano na kahahaba yung mga damo. Kaya malapit itong maano. Baka sakto lang na lilinisan yung ma-harvest siya. Pwede na rin sabay linis. Ay, na, ano pala ang niyog, no? Oh, naging lupa na siya. Dito, naging lupa na. Maano lang din pala to. Malalanta lang siya ng kusa. Ayan, ang... Hala, ano yan? Uod? Ay, kamo may asa man mo? Ah, di ani? Pwede rin mga wedana? Amo ba? Dekang isda di ana? Yeah, words. Nugba rin ta. Narain taon, payag-payag. Payag-payag rin na kay Moray Kaya. Kanaroon ako, di ana. Nang payag. Manguan sila. Diyan, sirado mo na. Sirado mo na o, no trespassing. Pwede na mag-ano diha? Ah, pwede. Diri mo agyo sa pikas. Suba mo na diha. Or dili din ha mo. Suba mo na. Pero kana diha na, suba na mo na dito sa tumoy da yun. Ilahamang guna. Private property. Dito o, nai suba diha na. Mamura mo na supaya suba. Nai mag-ano. Na, di na. Nagbasak diha si Dudoy Ariel. Oh, nagbasak. Nagtanim ng mais. Oh, Dudoy Ariel. Sige, gaw. Tagasa kayo na yung kawil, gaw. Tagas. Pero yung ang doon, hindi na talaga siya na lumaki. Wala nang bunga. Hindi na nakaano. Ilang puno din yan. Hindi nakatubo kasi naharangan sa araw. May kahoy kasi. Ayan guys, konti lang na ano, may madaanan lang yung tubig, hindi papasok dito sa loob. Diba, kinalanan mo ito noon ng ano, konti lang din kaso lang. Pagkatagalang ulan, babalik siya sa ano, natatambakan din siya ng lupa. Itong aming mga ano, mabilis. Mahirap pala to. Kailangan mo siya laging kukutuhan. Kasi, ang bilis, anuhan ng damo. Kailangan maanuhan. Matanggal isa-isa. May disco. Asan yun? Putol pa. Yan. Yan ba yung daanan ng tubig? Kutuhan natin ng konti para
Hindi na sila makahaba na masyado. Ayan guys, hanggang dyan lang yung ginawa ni Buyog ng kanal para lang hindi papasok dito sa loob. Ayan. Ano din daw yan, mag-absorb din daw yan. Hanggang dun lang sa gilid din. Ayan, umula na naman. So, pahinga muna kami dito at baka titila din to. Pag hindi, may dala naman kami yung payong, ilulusong na lang kami pa uwi. Na-miss ko rin maulanan dito sa Kubo. Kaya na tagtubig.